sinasabi ng last 3 tune-ups ang magdedetermine kung sino nga ba ang nasa final 12. Gagamitin daw lahat ng players, pero after 2 games ay may bangko pa rin. Well, sino nga ba ang top 5 performing players after the game sa Ivory Coast at Montenegro? Hindi natin sasama si Clarkson dahil no doubt sa kanyang performance. Number 1 performing player ay si Junmar Fajardo. Nag-a-average si JMF ng 16 points per game at 2.5 rebounds sa 13.94 minutes per game. Well, efficient yan dahil limited pa rin ang kanyang playing time. Biglang angat ang laro ni Abay dahil siya ay nag-struggle sa tournament sa China. Isa itong magandang development para sa ating frontcourt. Number 2 ay si Dwight Ramos. Nag-a-average si Dwight ng 10 points per game sa halos 23 minutes. Siya ang ating pinaka-consistent na player at maganda ang pinakita kontra sa Montenegro na may 13 points. Number 3 ay si Scottie Thompson. Nag-a-average si Scottie ng 9.5 points per game, 3 kalahating assist sa 16 minutes kada game. No doubt na karapat dapat na maging captain ball ng Gilas itong si Scottie. Number 4 ay si AJ Adu. Si AJ ay merong 9 points per game at ang best rebounder ng team na merong 7.5. At isa rin siya sa pinakababad na player na merong 24 minutes, 2 minuto behind sa average ni Jordan Clarkson. At ang number 5 ay merong 2 5 points per game. Ito ay si Lorenzo Bando at Kai Soto. Pero kung titignan kung sinong player mas efficient, ay ahead itong si Renz dahil wala pa siyang 10 minuto kada game. Malaking factor din ng masiro itong si Kai kontra sa Montenegro. So yan ang inahanap ng Gilas. Kailangan nila ng high level player. Well, meron pa namang last tune-up game para makabawi ang iba. Sa last 2 games ay hindi pa pinapasok sila Third de Ravenna at Bobby Ray Parks Jr. Ang tanong ay isa nga ba itong indikasyon na sila ay taglid na sa Final 12? Mayroong source na nagsasabi na si Ray Parks ay hindi 100% samantalang wala namang balita kay Third de Ravenna. For now ay we expect na sila ay maglalaro sa last tune-up kontra sa Mexico. And for now ang nabanggit na top 5 ay deserve na makakuha ng spot sa final lineup. Samantala kung nahirapan sila kay Nikola Vucevic, sa tune-up ay kanilang makakalaban ang Mexican Shaq na si Joshua Ibarra. Si Ibarra ay isa sa top rebounder ng team na nag-a-average ng 10 points noong qualifiers. May height na 6'11", so far siya na ang pinakamalaking player nitong Mexico. Although Montenegro na ang kanilang pinakamabigat na kalaban, pero hindi madaling kalaban itong Mexico dahil sila ay isang team na uhaw na kailan lang uli nakabalik sa FIBA World Cup.